of people feel na, yun nga, sadya ito, parang ginawa talaga to ni Lisa para ma-divert yung attention ng mga tao sa mga totoong issue, para hindi pa sa Pidea Leaks, di ba, bakit hindi sila magpa-interview? Oo. True, ayan. So, namatay na lang yung issue. Wala na, namatay na lang yung issue ng ano, Pidea. Sino-sino ba kayo magkakajamin? Kasi that time, jowa ni Maricel, jowa ni Terry, ang kapatid ni Lisa. Mm-mm. Boyfriend si ni Terry that time. So, kung sila yung magkakajamin, magkajamin silang magkapatid. Mm-hmm. Diba? Hindi mm-hmm. kasi, hindi pupunta sila BBM sa bahay ni Maricel kung wala naman silang koneksyon. Mm-hmm. Kaya sila nagpunta dahil jowa ni Maricel yung kapatid ni Lisa. Tapos mm-hmm. ang eksena is entrapment ng droga. So magkakajaming sila. Wala kasama sila. Oo. Anyway. Oh, serious yan eh. Dapat hindi yan tinitigilan ng ano eh. Dapat nga, yan yung mga bagay na dapat, I mean, ano ba yung hawak na ebidensya nung Pidea agent na nag-prepare ng report. Dapat ganoon na yung mga usapan ngayon. O saka yung ginagawa nila ngayon, very scripted yung nakahuli ng worth 13 billion na biglang nag-sale, naging 9 billion na shabu, nakahuli. Tapos kinabukasan, nagpa-interview si Lisa. Di ba, dinadivert nila yung issue, yung nililihis nila. Kaya ako, pinupost ko pa rin talaga, hoy, yung Pidea Leaks, magpa-interview kayo, no? Dapat sinasagot nyo yan. Oo, true. Ayun. Oh, bakit ang eksena is nakahuli sila BBM, kasama siya ha, nandun siya, para ilihis yung issue na nagda-drug sila. So, yung isa sa pinakamalaking reklamo ko dyan sa interview niya kay Kato Nying, kasi parang, bakla, ginagawa mong magkabarkada. Hindi tayo magkabarkada. Okay? Kami, taxpayer kami. Pagkatapos ikaw, ginagastos mo yung tax namin. Yun yung relationship natin dito. Fuck you. Okay? Ganon. Tapos sinabi niya, ito pa, sobrang nakakadiri to. Kasi paulit-ulit niyang sinabi kay Kato Nying na hindi daw niya kilala si Govern. Hindi raw totoo yung binibintang sa kanya na may kinalaman siya doon sa suspension ni Governor Hubahib. Sabi niya ganon. Ngayon, in absolving herself doon sa kinalaman niya preventive suspension ni Governor Hubahib. Ang sabi niya, hindi daw niya kilala si Governor Hubahib. Na nakikita niyo yung kung gaano siya ka-clueless dun sa lugar niya sa mundo. Yung asawa mo presidente, si Governor Hubahib, may mandato 'yon galing sa tao. Ilan yung voters sa Davao del Norte? 300,000. 300,000 Filipinos voted for Governor Hubahib. And those people probably voted for your husband as well. And here you are, being so bitch about it. And you feel na, ay, hindi ko nga kilala yan. Wala akong kinalaman sa pagka-preventive suspension niyan. Diba? Hindi ko nga kilala yan eh. Bakla, hindi mo kinakute. Yung nasabihin mo hindi mo siya kilala, nakakahiya yun. Hindi mo kilala yung governor ng Davao del Norte. Eh, I'm pretty sure nag-ano kayo dyan, meron kayong campaign sortie dyan. Hindi mo kilala talaga? May mandato yun. Binoto yun ng mga taga Davao del Norte. Your job as First Lady is to acknowledge and recognize kung sino ang mga binoto ng mga tao. Kasi malamang sa malamang, yung mga bumoto doon, ay bumoto rin sa asawa mo. Sobrang kapal ng mukha mo, Lisa, para sabihin na, hindi ko kilala si Governor Hubahib. You know, if wala kang kinalaman dun sa ano, ito yung problema sa'yo, Lisa. Kung wala kang kinalaman doon sa preventive suspension ni Governor Hubahib, then say it. Wala kang kinalaman dyan. I don't know why they blame it on me. Then maybe you can give us a more detailed explanation why wala kang kinalaman doon. Like, for example, hindi naman ako nakakalapit kasi ang OP affairs yan ng ganito. Ang humahawak dyan, ganito, ganito. I am no position to influence these people when they make a decision. I mean, you can explain it that way, you know? Pero the way you absolve yourself, dun sa preventive suspension ni Governor Hubahib,
ang sasabihin mo, hindi mo siya kilala. So anong klaseng first lady ka na hindi mo kilala ang mga taong nasa executive department? You are useless. Davao del Norte is one of the provinces that you promised to receive mobile van. Yung sinabi mong binigyan through doon sa asawa mo, nangako na magbibigay sila ng 80 na van kada probinsya. He is a leader of one of those provinces. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala. E di pinatunayan mo lang sa amin na inutil ka. You want to be respected? My God! Diyos me! Pagkatapos bibigyan mo kami ng mga false pretenses na you are bigger, you are more mature and what not. No, you are immature. You're acting like a spoiled brat. And sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ka nandyan. Diyos me! Mature siya, pero yung mga taong may tattoo, hindi mabait. Mabait daw silang pamilya nila. Kayong mga anak daw niya mababait. Sabi niya, mga anak yung mababait yung mga anak ko. Hindi nang bubugbog, walang tato. Oo, hindi nang bubugbog. Ay, masasabi siya ng isang vlogger na nang bubugbog. Alam mo, in a way, alam mo Joey, in a way, parang patama din yung kay VP Sara kasi si VP Sara di nanon-talk, di ba? Tapos may patama yun sa mga Duterte. Di ba? Ganun yun. Mm-hmm. Kaya lang, parang di ba, parang pag-isip-isip ka naman kasi nagpatama ka pero ang daming, gusto mong patamaan yung Duterte pero ang daming tatamaan. Buong Pilipinas sa mga taong may tato, parang sinabi mo na masasama silang tao. Di ba, kundi ka ba naman, kundi ka masko. Hindi ba tato yung kilay? Mukhang! I think it's semi-permanent. Parang ano, parang microblade. Microblading. Parang. Mm-mm. Ayun. Anong problema mo sa tattoo ko? Diba? Anong problema mo sa tattoo, Lisa Marcos? Diyos me. Ano yan dito? Ang problem dito kasi kay Lisa, masyadong mapagpanggap. Meron siyang gustong i-achieve na personality, kaso hindi naman kasi yun siya. Hindi. Yes, hindi, nakakaloka nito. Parang, nakakaloka dito kay Lisa, kay Lying Lady. Wala man ako nabalitaan ng bubog yung anak ko. Wala rin may tato. Unang-una, alam mo namang sabihin ng you're not the kind of person who would actually admit the mistakes that your family did. So, unang-una, wala kang history ni Pangulong Duterte nung nambugbog si Pulong ng security guard, he offered to resign. Wala kang ganyang klaseng integrity, madam. No? Ikalawa, sabihin na lang natin, no, may kapitbahay kami, Joey. May kapitbahay kami. Actually, nambugbog yung kapitbahay. Sa barangay niyo yan, Sas? Sa barangay namin, pero sa loob ng bahay. Mm-mm. Sa barangay namin. So, ganun po sa barangay namin, Madam Lisa. Anyway, so, Lying Lady, una, bakit, ikaw pa naman yung tao na you would always put your best foot forward, hindi ko umaamin ang pagkakamali. So, bakit mo, you always want to project a picture of perfection of your life. Yun lang yon. You wanted to project a perfect life to the Filipino people. Although everyone knows that it's not perfect, you know? I don't know, maybe that's your, maybe yun ang hugot mo sa buhay. Maybe nung bata ka. Ay, hindi maintindihan ito ni Lisa. If your life is not perfect, it's okay. Diba? Pero she keeps on projecting that their family life is perfect. Diba? Na kami ang perfect. Yung mga anak ko, walang nambugbog. Alam mo, mid-night kami parate. Ito lang, mga ganyan. Hindi, ito lang masasabi ko. Ito lang masasabi ko, no? Huwag na lang idamay yung mga anak niya. No? Pero,
lalo na isa lang naman yung politiko, nananahimik naman yung dalawa, di ba? So, okay na. Pero, Sandro is a congressman, so he's fair game. Nako, mag-ingat ka, lying lady. Dahil may mga balibalita ako, no? Meron, I don't know, something that happened in London, bridge is falling down. Oh, mga ganyang leveling ba, madam? So, wag magbubuhat ng bangko na perfect ang family niyo dahil it's not. Correct. Wait lang, gusto ko lang malinawan sa ano, yung parang may na-mention siyang Romania. Hindi ko gets yun. Hindi ko narinig yung part na yun, actually. Hindi ko... Oh, parang nakat or something. I think they meant yung ano, yung nakat ba? Baka kinarating. Parang nakat in a portion na parang nung na-mention yung Romania, parang na ano... Parang nakat na eh, kasi pinakinggan ko ulit pero na yun the, eh. Ano, the context is about yung parang i-take down yung mga detractors or something like that. Tapos na-mention niya na I can call Romania or something like that. So parang hindi ko siya nag-gets kasi medyo nakat siya ng konti. Tapos naiba na Romania? Lang. Anong meron sa Romania? Kaya nga, tinatanong ko eh. Eh, yun nga yung ano... May posting sa Romania. I think it has something to do with the gurgur. Na, oo, ganun. Pero ano pala, banggitin ko lang yung sinabi ni Reyna patama kay Duterte na nambugbog, meta to. Kung papasinin nyo, si BBM, ganun din, di ba? Nung sinabi niya nagpepenta niya si Duterte, hindi niya inisip, natatamaan yung mga tao may medical condition na nagpepenta nil din. Di ba? So, pero saan sila mag-asawa? Magsama sila. Hindi nag-iisip na. Oo. Hindi nag-iisip. Sa totoo lang. So, ito lang yung kung wala sila sa position eh. Pero nasa position sila eh. Public servant sila eh. So, dapat ingat sila sa mga salita nila. Ngayon, kung normal na tao na nakipagbardagulan, tanggap mo yun. Mm-hmm. Pero sa katulad nila, hindi ka tanggap-tanggap yun. Mm-hmm. Nakakatawa to si ano, nakakatawa at nakakaawa tong si Lisa. Kasi the entire interview, makikita mo talaga yung pagkauhaw niya sa validation. Yung gusto niyang masabihan ng maganda, gusto niyang masabihan ng mabait, gusto niyang masabihan ng mga kung ano-ano, ganyan-ganyan. There is a part of the interview na pinagmamalaki ni Lisa yung mga museum na sinet up niya. So sabi niya, parang ang ginawa niya, dahil daw ang mga kabataan daw ay hindi kilala kung sino ang mga presidente ng Pilipinas, ganyan-ganyan. Yung museum daw sa loob ng Malacanang, ginawa niya, nilabas niya. And it's free admission, anybody can visit there. And sabi niya, nakikita doon yung mga estudyante, pag nakikita, naiiyak daw sa tuwa, yung mga... Swear! So para sa kanya, ano na yun? Kaartihan na yun? And achievement na yun? And so sabi niya, sobrang proud. I mean, you know, to be fair to Lisa Marcos, na oh, sige, okay yung initiative mo na ganyan. Wala namang problema dyan. You know, if you can do it, then why not, di ba? Pero yung para sabihin mo na, yung ano kasi, yung... Ina-equate niya kasi as if napaka-life-changing nung project niya na yun. Alam mo, mas maiyak yung mga kabataan kapag yung magulang nila, hindi na kailangan maghirap. Mm-hmm. Ayun. So, anyway, yun yung... May mga ganun siyang pabida sa sarili niya. So, kasi binibuild up ni ano eh, binibuild up ni Katunying eh, na parang, paano mo gusto maalala ng... Paano ba mo gusto maalala pagka wala na sa term? Ikaw, ganyan-ganyan. Sabi niya, ayoko naman talagang tumakbo eh. Ganyan-ganyan, ayoko naman. Sila lang may sabi na gusto kong tumakbo ng senator. Ayoko naman talaga, ganyan-ganyan. Ang gusto ko lang talaga, yung maaalala daw siya even after wala na siya sa pwesto. So that is why gumawa nga raw siya ng mga museum, ganyan. Well, okay yun. And then,
edi stay on what you do with that. Huwag siya makialam sa mga decisions, major decisions sa government. Yun lang yun. Which is, ang naman talaga sa ng mga tao is, parang siya yung behind. Mm-hmm. Actually, yun nga eh, okay lang naman na gawin mo na yun eh. Pero, oo, hayaan okay mo na lang na iba ang magsabi na okay, na napakaganda ng project mo. Eh kasi kung magkwento kasi siya na parang, ah, sobrang ganda ng project ko, ha? Sobrang ganda. Pag nagpunta yung mga estudyante dun sa project ko, umiiyak pa sila sa tuwa. Ay, OA na yan. May pag-ganon pa siya. As in, yung kaya obvious na obvious talaga yung pagiging kulang sa, ano, yung uhaw na uhaw sa validation. Ayan. Pagkatapos, noon parang ayokong pansinin kasi unang-una first lady lang naman siya, hindi naman natin siya binoto. At kung ano man yung mangyari, sisingilin natin yung binoto natin, yung asawa niya. Mm-hmm. Pero ngayon talaga, pag habang lumalabas siya, yung habang na-expose siya, yung lagi siya nakakainis. Yung paangat ng paangat yung inis mo. So yung ginawa ni Katunying, gusto niyo ilapit si first lady sa ano, sa masa, hindi niyo nabenta. Promise. Mas maraming na inis ngayon. Nadagdagan pa yung inis ng mga tao. Mm-hmm. At tanga naman nung ano niya, di ba may mga PR ano naman yan, consultant yung mga yan? Hindi ba sila ina-advise? Feeling ko this is her eh. This is her making a decision. Hindi. May sagot ako dun sa roaming niya kasi... Go. Sandali. Di ba may roaming... Di ba may Romania siya na eksena? Mm-hmm. Alam mo, madam, sana binaccount check mo kung ano mga naging mga dumapo sa kipay ni Inday, sa kipay ko sa Netherlands, kung ano mga klaseng lalaki. So, baka yung ma-hire mo sa Romania, baka kachika. Yung alin, sas? Baka ma-hire daw niya alam na, mo yun, ano? Baka yung matawagan mo, sa Romania, madam, baka ka-chika. Mas fresh ang kipay ko, girl. Papalo yan, oh. Diba? Mas magaling pa ako sa'yo, I'm pretty sure, oh. Diba, paano ko yung matawagan mo sa Romania? Ka-chika, oh. Paano? Saka sa mga pupuntahin, yung hindi kasi yung Romania kasi, it's known kasi sa Europe yan ng ano, mga hierarchy killers. So yun yung interpretation, kasi yun lang naman talaga ang interpretation nun. Kasi yung context na gur, parang gur yung context nun, yung pababagsakin yung, isasara yung pages or whatever. Pero yun ang na, baka yung matawagan mo sa, Siya nagsabi sas na magtatawag siya sa Romania. Parang one call away from Romania, something like that. Or I can one just call Romania. One call far away from Romania? Huy! Kung yun yung ibig sabihin nun, agree ako sa iyo, sas. Kilala yung Romania sa mga ano, ganyan-ganyan. Yung mga hitman, yeah, yung mga assassin. Threat talaga siya. Threat talaga siya. At sa kanya lang galing yun? Binula yung part na yan eh. Kinat out. Pero parang nabur... Kinat out pero binanggit pa rin yung Romania. Hindi niya tinuloy. Kaya nga nakuha ni Mother Dragon, di ba? Yung Romania, Chorva. Pero yun nga. Pero yung Romania na yan, sas, panakot niya yan kay Maharlika kasi si Maharlika na wala sa Pilipinas eh. Kasi parang I don't think may Romania na pupunta rito sa Pilipinas. O, baka sa US, diba? Na doon pupunta sa US. Pero girl, diba? Kasi pwede kang, I don't know kung kailangan ng visa ng mga Romanian papuntang US or whatever. Baka meron silang ano. So, ang nangyari na lang is parang nahinog yung chika ni ano ni Maharlika. Ni Maharlika. Na, di ba meron sila ano na mag-hire sila ng killer. Di ba last year yun ang kanyang sinabi para ako'y gurgurin. Mm-hmm. Di ba kaya nga niya pinablatter?
yun ang kasi dumating sa kanya information. Niya, diba? Mm-hmm. Oo. Pero ang ano kasi niyan is the mere fact that you can say that and asawa ka ng presidente and you're saying that. Mm-hmm. Girl, parang ano? Ano klaseng mga tao to? Ang kapal ng mukha na nasa ano position, nasa pwesto, arta, tapos kapag nabanggit mo, magsasabi ng parang gutas ano yan, na parang baka gusto mo ipapatay kita. Alam mo yung ganun? Mm-hmm. Naloka ako. Parang ang sinasabi niya is, ano, ang sinasabi niya is, ang tawag dito, kasi parang sinasabi niya doon, hindi raw niya maintindihan kung bakit sila binabash, ganyan-ganyan. Pag-as ko, ano raw mga sinasabi sa kanya. Kung talaga naman daw, kung gusto lang daw niya, kayang-kaya naman daw talaga niyang gawin yung pang-takedown, yung pang-gugurgur, ganun. Hindi nila sinabi yung word na gurgur eh, pero basically yun yung ini-imply na kung, dahil laging pinagbibintangan na ng gugurgur si Lisa, ang sinasabi niya is, kung talagang gusto kong manggurgur, kaya ko talagang manggurgur, pero hindi ko ginagawa. Yun yung ano niya, yun yung etos niya. Ganun. Eh, ang problema kasi, ito, ang problema, Madam Lisa Marcos, I know, couple of friends na ginurgur, ni legally harass ng mga taong Malacanang. Okay? Whether or not employed sila doon, I am not so sure. But they have used your name para manakot ng ibang mga individuals. They were supported with resources. Yeah, correct. Pinagmamayabang nila yung connection nila sa'yo. I do not know if you know that. But ayan po ang experience namin. Okay? Yan po ang experience namin. Wala si Kuya Miko dito eh. Kuya Miko also has had that experience eh. Na tinatakot-takot siya, idedemanda siya. At yung mga nagsasabi pa sa kanya, ay, we will let FL know about this, yung mga ganun-ganun. So ngayon, so sasabihin mo na, hindi naman ako capable hindi naman ako manggugurgur or ano, kasi kung talagang kaya ko yan, kung talagang gusto kong gawin yan, ginawa ko na. Well, yung mga tao po nasa paligid ninyo, ginagawa yun. At experience yun. Ginawa mo na. Ginawa mo na yan. Ginawa mo na yan, lying lady. Diyos me, yun naman, lying lady. Huwag na tayo mag-etsyosa. Oo. Oh. Ginawa na niya sa yung sa registration ni Atty. Trixie, diba? Diba? Ginawa mo na yun sa mga tao. Ikaw na rin nag-admit, you made a move dun kay Atty. Vic. Diba? Ginurgur mo. Diba? Pero sabi mo, hindi ka nakikiala. Oo. si Ating, no, hindi nila naiintindihan yung pinagsabi niya. Hindi siya nakikialam, pero malinaw yung video nung kay Attorney Trixie din, di ba? Hmm. Yung audio pa lang, kung naman yung ano yun. So, pero may makaka doon sa Romania kung totoo yun, ha? Parang ano na yun, parang hindi na masyado ng arugante para ipangalandakan kung anong kaya nilang gawin. Mm-hmm. Sabi niya sabi ni Lisa, pag hindi raw niya bet yung isang tao, she would get another person to tell that person na hindi niya gusto. Sabi niya. Natatawa ko kasi very high school. Tsaka yun, sabi niya hindi na lang daw niya kakausapin. Di ba parang ganun yung experience ni Pebbles Talakera. Yung dined mo na lang siya bigla. Diba? Ganun yung experience niya. Pero may parang ano yun na, pag ayaw kasi yun yung nakitaka ko usapin. Mm-mm. Parang hindi siya normal na pakikipagkapwa-tao. Kung hindi mo gusto, hindi mo nakakausapin. Uh-oh. Kapag hindi mo na nagugustuhan. Uh-oh. Ayun. Ito na. At ito na si
Ayan po, ay anyway. So sabi, ano, eto Bruno knows, gusto mong umakyat? Gusto mong umakyat? Ano? Tatlo ang tamang sinabi ni Apple about you. Di mo sinama yung she called you a guy. Ano naman problema doon? Ano problema doon? Okay. Oo, oh, ano? Ano ba yan? Ano yung mga banat ninyo? Alam niyo yung mga banat ninyo? Oo, oh, yung mga banat ninyo, mga banat pang prep. Alam mo yun? Ano ba yan? I'm here. Nahuli ayan, sleeping off. Onay. Hi, mga Onay, kinaya mo. Kinaya mo ang pasabog ko. Panood ko yung interview niya. Nakatulog ako, kagigising ko lang. Napanood mo na Mother P? Na kanina pinapanood ko. Kanina mga bandang 11 a.m. sinalang ko, ito na pinanood ko sa YouTube. Umpisa pa lang ng interview, nakatulog ako. Maganda pa lang sleeping ano yung interview niya. Yung kapag wala kang tulog, yung kulang ka sa tulog, pag gusto makatulog, ipanoorin nyo, makakatulog kayo, promise. Actually, kanina ko nakatulog din ako. Inulit ko lang sa office. Talaga, wak yung may mamatay man, nakatulog ako. Actually, kayo hindi ko nakakabog. Nakakanto kasi talaga yung part na ano, yung parang, ikaw daw pinakamaganda nung estudyante ka. Kasi mo ito blind. Gusto ko nga isampal yung litrato ko. Sas, isampal kaya natin yung litrato natin sa kanya nung high school tayo. Bakit, anong sabi niya? Anong sabi niya? Diba ano, sabi, siya yung ligawin, ano, parang pinakaligawin nung college. Marami lang naliligaw sa kanya, ganyan-ganyan. Oo, parang ganun, parang pinag-aagawan siya ng time na yun, ganun-ganyan. Mahilig pala sila. Alam mo. Ang mga taga-ate ngayon pala, mahilig kay Mahal, ano. A cute. Hindi, ako naman, parang, ako naman, parang, eh ano naman yun, kung ligawin ka. In the first place. Diba? Ikalawa, hindi naman yan sa ligawin, madam. Nasa performance yan sa kama. Yes, saka, no? Diba? Saka tawag kung magaling ka sa... Gumagrate ba siya? Saka nag-take siya ng bar? Pang ilan siya? Ay, hindi ko alam. Diba? Nasa performance level yan, madam. Kasi, ayoko na lang magsalita kasi meron kaming kapitbahay eh. Baka ma-apektuhan kasi Joey yung kapitbahay ko pag magsalita. So, kasi yung kapitbahay ko may... Oo, kasi yung kapitbahay ko, Joey, no? Mamaya ka na fly, ano ha, lying lady. Ha? Itong kapitbahay ko muna. Yung kapitbahay ko kasi, nag-sex video kasi yung kapitbahay ko. Oo, parang kami yun, parang ano ba itong kapitbahay ko? Chismisa muna tayo ng kapitbahay ko, Mac Nightev. Sige. Tapos yun, parang wala lang, nakahiga lang naman yung kapitbahay ko dun sa sex video. Wala lang performance level na naganap doon sa kapitbahay. Nakabuka ka lang. Yung kapitbahay mo, nakabuka ka lang. Oo, tapos parang, alam mo yung Nightev, parang ang show-ass. Hindi, ang show-ass. Ganun. I die. Talo yan. Talo mo yan. Saka talo ko yan. Parang ito ba yung ano, kapitbahay mo? Ito ba yung... Split. Sas, yung kapitbahay mo, ito ba yung may kumalat na ano? May kumalat na video ba yun o photo? Yung ba yung kapitbahay mo? Oo, yung ano, yung makapal yung hair? Oo. Oo. Ganun. Magsasalamin muna parang ako. Parang ganun. So, ako ha. Ay, sandali, balik na tayo kay Lying, ano, kay Lying Lady. Kasi, masisira yung train of thought natin. Bago ko pumasok. Yung audio mo, ano, nag-feedback. Ako? Ah, talaga? Ay, Sas Mother P. Oo. Ay, yung may part mo. Ay, hindi, kaya ano pala? Mother P, sa'yo pala. Sa akin. Sa'yo pala nag-feedback. Wait. Baka naka-headset siya. Hindi, wala akong headset. Ayan. Hello? Meron yun, ano, ito yung part na
tumigil ako dito sa panonood ng interview. Tapos pumasok ako dito kay Nakchi Joy. Yung sinasabi niya yung ano, yung meron daw siyang friend na ang sabi is dapat lahat ng nakapaligid sa asawa mo mababait. Oo. Si so, kaya niya tinanggal sila Attorney Vic, sila Sectric C, kasi hindi mababait yung mga tao. Kasi nagdaling mismo sa bibig niya na lahat dapat daw mababait. Oo. Si ano yun? Natanggal niya sila sa Baby Pineda. Ayun. Yung Baby Pineda hanggang sa naging close daw sila, tapos ang sabi daw sa kanya is dapat lahat ng tao sa paligid ng asawa mo mababait. So hindi mabait si Attorney Vic, kaya tinanggal mo. Meron kasi akong kwento. Kasi nakausap ko si Attorney Vic ng personal, in-interview ko rin siya. Nagkita kami, nag-usap kami, tapos sabi ko, may mga tinanong ako. Alam niyo ba na hindi bayad si Attorney Vic since BP election ni BBM hanggang presidential? Paano hindi bayad? Hindi siya bayad. Hindi siya hinire. Bilang isang kumpare at kaibigan, ano yun? Kusang loob ni Attorney Vic yun. Oh! So walang professional fee yung mga ganun-ganun? Wala. Walang bayad si Attorney Vic. Pro bono ya, pro bono lang. Yes, sa papalamukha niya. Ano ba yung, pati yung time na nagpo-protest sila dun sa... Yes, walang bayad. Talaga? O, di ba? Pasabog. Kaya ang pinost ko agad sa Facebook ko, hello. Ako, si Attorney Vic, si Glenn Chong, si Sas, wala kami lahat bayad galing sa'yo. Manahimik ka. Pero sabi ni, ano, sabi ni... F.L. Lisa, ano ang tawag dito? Sabi niya kay Mother Dragon. Sabi niya, I hope that the money you receive is worth the friendship we lost. Ha? Oo. Hoy! Oo, sabi niya. Yung sabi niya. And si Maharlika, yan, nakita kami in 1997. I hope the money she received is worth the friendship we lost. Ayan. Kaya nga nag-message sa akin si Maharlika. Sabi niya, mother, sabi ni ano ni Lisa, tumawag daw ako sa kanya noong 1997. Hintayin mo, magla-live ako. Oo nga, hinihintay ko yung live na yun ni Mother Dragon. 1997 daw, tumawag daw sa siya kay Lisa. Hindi niya raw yung ginawa. Mm. Sabi 1997 pa, magkakilala na sila? Diba? Hindi nga ako nagtaka. Ano ba yung 1997? Ano ba si BBM that time? Congressman? Kasi sa Ilocos daw eh. Baka congressman nga, no? Oo, congressman. Congressman. Ay, hindi, congressman, governor. Governor. Oh. 1997. Ang tagal na nun, ha? Maharlika ata ay dalaginding pa, girl. Dumidisa ka pa si Maharlika ng 1997. may vlogging na ba ng 1997? Girl, wala pang internet. Wala pang internet nun. Bakla, wala pang internet. Wala pang masyadong internet sa Pilipinas. Kuha ng picture doon. Kuha ng video dito. Kuha ng video doon. Sabi ko, 1997. 1997 video? Oo. Yun ang sinasabi niya sa interview. Sabihin si may aparatos na ang mga aparatos pang video nun talagang... malalaki mga, pa. Oo, mga malalaki, mga professional cameraman na ang kaya mag-video nun. Baka na-mix-mix niya lang yan, yung mga dates. Kasi alam na-mix, yan... Na-mix-mix niya, baka may... Lalo na paglasing yan, meron siya mga nasi-send na messages na hindi niya alam na nag-send siya. Dahil nga sa amats na ng lola mo. Amats. Yung ako, kunwari, ano, yung ite-text ko, kunwari, ito talagang tong si Sas, napaka dalahira talaga nito. Tapos, masasend ko kay Sas. Oo, kasi yun, kapag nasing ka at amats ka, yung kasi yung nasa utak mo, siya. Oo. So, ang ending, sa kanya mo rin masasend, imbis na dun sa gusto mong pagsabihan. Oh, meron niyang ano,
Meron niyang message para sa akin. Alam mo kung kanino niya na-send? Kay Maharlika. Tapos sinend na lang ni Maharlika sa akin. Mother, parang para sa iyo to. Kasi kaya nga sinabi niyang para sa iyo. Kasi lang, hi dear Pebbles, I will leave the, ano, parang yung iiwan ko yung mga paraphernalias na hinihingi mo, yung mga tarpaulins, ganun ganyan, chok-chok. Dun sa, ano, sa secretary ko, ito yung number, ganyan. Kaya nag-message sa akin si Maharlika, mother, para sa iyo yata to. Tapos ang oras ng message niya is parang madaling at nagiinom na naman yung parang ganyan yan pag nagiinom yan. Tapos may mga dumadaan sa Facebook niya. Tapos magsisay siya. Parang yung nangyari kay Agila. Nagkakantahan sila Agila kasama yung mga kapatid sa video. Okay. So dumaan sa feed niya. Napanood niya na kumakanta si Agila. Ngayon nag-message siya. Meron siyang gustong senda ng message na tingnan mo, ang gaga, feel na feel yung pagkanta, ganyan, parang gano'n. Tapos na-send niya kay Agila din. Tawang-tawa ako, Diyos ko. Hindi, alam mo, naalala ko yan, parang na-send din niya sa akin yan before. Nasabi ko, ano ito? Parang, naalala ko yun, ngayon ko lang nakita yung kung ano yung na-send niya kay Agil. Sabi ko, shit, na-send din niya sa akin. Na-send niya rin sa akin. Ano to, diba? Nung tapang at malasakit. Na-send din niya sa akin. Yes. Tapos, nasa Netherlands pa ako nung na-send niya sa akin. Tapos si Agil. Girl, marami pa siyang ganyan. Na-send din niya kay Agil. Pero si Agil hindi inopen. Nilong press niya lang. Ah. Tapos okay, ang naalala, ang may mahilig siyang mag-wrong send. May na wrong send din yan sa akin before eh. Nakalimutan ko na ba siya? Kasi amats na amat siya. I think parang may na po si Attorney Trixie about that. Pero I'm not sure kung ano yung video. Pero na-send niya to someone tapos dinilit niya. Wala kang audio, Mami P. Ay, nawala. Wait, sorry. Ayan. Pero nabasa at nakita na kaya ang syunga-syunga. Kaya huwag yan sasabihin, I was kind to her. Oo. No. Ayun na nga. Nagsalita siya. Ang tawag dito? Actually, nung nagsalita si, doon sa interview, nung pinag-uusapan na si Attorney Vic, yun lang yung minention ni FL na advice ni Baby Pineda. Tinanong kasi ni Tato Ning, yung tungkol kay Attorney Vic, ano, kumusta kayo ni Attorney Vic? Ganyan. Oo, tapos pinalinabas pa nila yung picture ni Attorney Vic, di ba? Oo, tapos ang reply lang ni Lisa Marcos, well, alam mo kasi nung nanalo si Bongbong, parang si Baby Pineda daw ay parang tinatawag niyang manager. So, pagkapanalo ni Bongbong, lumapit daw siya kay Baby Pineda and asked Baby Pineda for advice. Tapos, ang sabi daw sa kanya ni Baby Pineda was, your job, your only job is to make sure that BBM is going to be surrounded by good people. Mababait na people. Ganon. So, basically, kumbaga, I hope Attorney Vic will reply, ano? Kasi, kumbaga, parang direct, ano yun eh, direct na attack yun sa kanya eh. Kaya, lumayo pala siya, Mi. Kung yun yung advice sa kanya nung Baby Pineda, eh, dapat lumayo siya kay BBF. Siyempre, iniisip nga niya, siya yung protector of the, ano, protector of the Bongbong. Saka, diba? Ano pakialam natin sa pag-alis niya sa law firm niya? Sa pagtigil niya doon sa law firm niya. Dapat hindi mo tinigil kasi unang-una, wala ka naman trabaho sa gobyerno. Asawa ka lang, girl. Diba? Wag mong isumbat sa amin o isumbat sa sambayan ng Pilipino na tinanggal, ano, inalis mo yung law firm, ginip up mo yung law firm mo dahil first lady ka na, ano, asawa ka ng presidente. Eh, wala ka naman dapat gawin. Mm-hmm.
Diba? Ginagamit ka namang gabinete. Pag-divest niya ng ano eh. Ginagamit niya yung pag-divest niya ng interest dun sa law firm bilang proof na malinis yung intention niya. Kaso wala kang problem kasi dito kay FL Lisa. Ano, daw dinuloko niyo po kami. Alam naman nating lahat na kapag kayong ganyan na, ako na rin, hindi na ako part ng law firm. Pero part ka pa rin. Diyos ko po, yung mga law firm, napaka-hierarchical niyan. Diba? Pag ikaw mataas yung position mo doon sa senior partner ka or whatnot, kahit umalis ka dyan, pag meron kang sinabi dyan sa law firm, yung influence mo is still the same. Eh ano masasabi niyo dun sa ano? Tapos na yung eleksyon, kaya dapat wala ng puti, pula, dilaw, ganon, churut. Kasi tapos na yung eleksyon. Ang plastic. Plastic. Diba? Mimi nag-comment, nag-reply na raw si Attorney Vic saka si Inday Sara. Sabi ay, ni talaga? Hanapin mo. Hanapin mo, Joey. Akala ko no comment yung reply ni Inday Sara. Diba sabi niya no comment? Teka. Sa page alam mo, ni Inday? Magagalit si Attorney Vic dyan sa sinabi niya, sa totoo lang. Kasi ako, alam ko yung buong istorya. We talked for 2 hours ni Attorney Vic. Magkaharap kami, personal kami nag-uusap. Siyempre, pasundot-sundot, nagtatanong ako. Marami siyang messages kay Attorney Vic na hindi niya alam na send niya kay Attorney Vic. Alam mo, sayang yun. Kasi no, during campaign ni ano, ni BBM, isa ako sa napabilib. Sabi ko kung instrumento si Attorney Vic kung paano nalang. Yeah, siya talaga. Kasi lahat yung binabato kay BBM, ang tagal ni BBM sumagot. Pag lumabas si Attorney Vic, naharap niya ng maganda yung pagkakasagot niya, pagkakadepensa niya. Mas isas na, alam mo, pag nakausap mo siya ng personal, may starstruck na. Maganda ang kinis ng face niya, Mami P. Ang kinis ng skin niya. Ang ganda ng skin ni Attorney Vic. Alam mo, nung kausap ko na siya, eto na, ano na, bumalik na yung ganda ng katawan niya, tumaba na siya uli. Tapos, I met yung jowa niya, pinakilala niya sa akin, napakaganda. Sabi nga na yung jowa niya dati, ano, tingnan mo yung itsura mo na ngayon, noong time na kinakampanya niya si BBM, tingnan mo yung itsura mo, ang pangit-pangit mo na, ang payat-payat mo, lubog na lubog yung mukha mo. Tapos, pinapagalitan niya para yung asawa niya. Nung napansin niya na nga, na isang beses na yung inaatake na siya nila TP, pagtingin niya nga raw sa salamin, my God, sabi niya, o nga, parang ang pangit ko na nga. Parang ginuhul niya raw yung lahat ng oras niya, nagtrabaho daw siya talaga for BBM, hindi niya na-meet yung asawa niya at mga anak niya, tapos naloka siya, ganun yung ginawa sa kanya nila, ng nila TP, siniraan siya, and hindi siya connected kay Pastrana. Mm-hmm. Ako na yung bagay na yan, nakikwento na yan sa amin before ni Mami Dayan sa TikTok. Kasi si Mami Dayan, di ba yung nanay niya, is related sa, parang, ano ba yun, si Mami Dayan? Oo. Yung mami niya close kay, ano, close kay Attorney sa family ni Attorney Vic. Ayun, hindi niya related. Kung tao ba to, sabi ni Max Sapphire, Attorney Vic, it was not him daw. Pero alam mo, hindi po pwedeng sabihin ni Attorney Vic na it was not him eh. Kasi yung sinabi, direkte eh. Kasi ang sinabi ni Katon Ying, ano mo sasabi mo kay Attorney Vic? Ang question ni, tungkol kay Attorney Vic eh. Sumagot siya Si Lisa na dapat mababait daw ang nasa paligid. Eh ang pinagkikwentuhan nila that time is si Attorney Vic. Mm-hmm. Siya yung topic. So, parang... Siya naman nun. Sino yan? Paano sasabihin na ano, na hindi siya yun? Oo. Kung yung picture ko yung pinakita, yun, pwede mo sabihin hindi mabait. Oo. Diba? Ayun. Naniniwala daw si ano, naniniwala daw si Lisa na yung mga bashing daw na nare-receive niya are all connected and concerted. Oo, saka ano daw, ano parang tuloy-tuloy daw yung ano, yung pagbabash, yung parang araw-araw dapat ganito, ganun eh. Parang, eh sila yun, ikaw yun, bakla, Lisa, ikaw yan. Katulad ng Politic PH, yung mga binabayaran ng PCO ng mga insane mother bloggers, kayo yan, hindi kami yan, no? Excuse me.
unang-una, ayan, nandiyan si Sas, hindi kami nagtatanungan ng mga ganyang mga eksena. May konti lang, pero chismis lang sa bakla. Pero yung tungkol sa, hoy, sino yung ano mo? Hoy, bakit ganyan, ganun, ganyan? Totoo ba na ganyan yung sinabi mo? Ganito daw. Wala kaming ganun. Di ba, Sas, no? Hindi tayo nagtatanungan. Joey, wala, may gusto ko makiyap. Yung Bruno knows. Yung Bruno knows na kanina pa epal-epal. Gusto niya umakyat. Bruno knows. Sige, Bruno knows, akyat. Tinignan si Bruno Mars. Si Bruno, bakit si Bruno knows nagsasabi na tinawag kang unggay ni Lisa? Eh si Nora Honor nga, Ate Gay yung tawag niyo eh. Hindi naman nagkakali. Kaloka tong mga, anong big deal doon? Bruno knows. Sino yun si Bruno Mars? Ano na pa makulit sa comment section? Ano sinasabi? Yan yung sabi niya, tama naman daw si Lisa na sinabi niya na lalaki si Sas, ganon. Gago lang ha. Ito, alam mo, yung mga ganyang kaisipan, ano pa yan, mga parang tagabundok pa yung eksena. So, ibig sabihin, acceptable sa inyo na si Lisa Marcos ay hindi niya ina-accept, hindi niya nire-respect ang mga gender kineso. So, ibig sabihin, acceptable sa inyo yung ganun behavior. Saka, meron pa nga daw, may nag-send pa sa akin na message. May mga kagaguhan na, sabi, buti nga tinulungan pa, yung mga supporters ni BBM na, buti daw, tinulungan pa ako ni Lisa kahit daw nag-lie daw ako sa gender. Sabi ko, bobo ba kayo? Kailangan ng ID mo para doon mag-file ng kaso, para doon mag-respond ka ng verification. Baka po, sabi ko, ang bubobo ng mga supporters. At saka, na. So, kaya sila. Saka, hello. Magkaibigan kayo ni Tipi. Alam nila kung ano ka. Huwag nga siya kung ano, sinungaling. Alam nila. Hello. Kilala. Hello. Kaya nga niya ako nakilala dahil may pangalan na akong vlogger. Ano ba ako? Parang gago. Ang bobo ng mga BBM supporters, no? Ang bobo ng mga BBM supporters. Hindi first time na nakausap ka nila, alam niya, napakapalakanin niyang si Unanay. Oo. Actually, ang tawag dito, Bruno knows, ito yung pinakamalupit dyan. Kaya alam ko nagsisinungaling si Lise. Kasi sabi ni Lisa, ang dami-dami na daw niyang nasulat kay Sas. She, ganyan-ganyan. Oo, she, sabi niya. Lisa is very, very, known na napaka-organized niya. Diba? Na alam niyo, alam niyo po, bago magsulat ng pleading yung mga abogado, ang unang ginagawa niya, nag-verify ng identity. Kasi yun yung unang part ng pleading eh. Sas Rogando Sasot, age, ganyan-ganyan, of ano-ano, ganyan-ganyan. So, actually, at the onset, legal name yung gagamitin dun. Correct. So ngayon, nung pinabullshit kayo ni Lisa dun sa interview na parang, ay, she ako ng she pagkatapos. She was just plain homophobic. There is no excuse. Hindi siya ganon. Ano lang yan, this is all politics. Yan ang siguro, nirecommend din yan ang script. Hindi, kailangan nila ng trigger points. Alam mo yan, yung gagawin nila, ay pag sinabi mo to, madidiscarrel yan si Sans, magwawala. Sabi. Kaya nga hindi ko na pinapansin, ba't yung pinapansin yung sinabi ganyan ni kasi diba, maging issue sa'yo yung tinatawag kang hombre, tinatawag tayong hombre, diba yun madalas na maging issue. Oo, na parang ako naman parang okay, ditawagin nyo, hindi, ako naman wala na akong pakialam dyan, kaya hindi ko na siya ginawa point. Kasi una-una, hindi naman kita makakasex, so I don't care. Kasi diba, I don't really care. Correct. Well, you know, I, uh-oh. Hindi pwede maging homophobic si ano, si Lisa. Mahirapan. Diba? So, hindi siya mahilig sa ganyan. Hindi niya alam yung mga ganyan. May nagtuturo dyan. Yung scripted yung interview ni tawag dito. Ano yan? I can sense the traces of RJ Nieto, no? Sa kanyang interview. Yung mga, oh yes. Pang, I need oh, to. Sa,
Pasensya na, inuubo ko ah. Me too, me too. Meron, meron. Yung mga RG Nieto style. Yung mga RG Nieto style na mga pang-asar, ganyan. Ako naman parang, okay, Diyos ko Lord. May ano dyan si Barney. May contribution. Well, yun nga no, Sas. Kasi syempre, I get that. Kaya niya sinabi yun because she wants to trigger you. Ganon. Edi okay, fine. Hindi ka naman na-trigger. Hindi mo naman na-respondan yung part na yon. But of course, this being politics, hindi makakalusot, di ba? Hindi, I mean, ako, na hindi ako involved dun sa arte ni, ano, sa arte ni Lisa dun sa interview niya with Katie. Mami Pebbles, malakas yung, ano mo, yung background, yung static ng kinemer mo. I am sorry, hinahanap ko kasi to, sisinghot ako. Yung ano, ayan. So, teka, i-mute ko po muna yung mic mo, ha? Okay na, ngayon. Ayan. Hello, hello. Hello. Ayan, okay na, okay na. Ayan, okay. Sorry. Ayan, ayan. Ngayon, ang tawag dito, yeah, this is about politics, and of course, politically incorrect statement, hindi natin pakakaanuhin yan, di ba? Okay. Hindi natin palalampasin yan na parang, wow talaga, in order for you to play out your political game, you are willing to be politically incorrect and be verbally abusive, di ba? Hindi, dapat kayo mga aktivista dito, hindi, rainbow hindi. Issues sa inyo to eh. Di ba? Yes, hindi yung issue sa kanila. Dapat yung tayo yung mga LGBT, mga transgender ha, mag-react kayo lahat dun sa interview na yan ni Lisa, yung Shinishi. Ako naman kay kay Lisa. Oh, fair game. Okay. Pero fair game ka rin sa akin. Alam mo 'yon, parang or if you kaya nga 'di ba sabi ko sa ano ni Maharlika na kami sa lansangan, may kasabihan kami, huwag kang tatahak ng isang imbornal na hindi mo pa napupuntahan. So, 'di ba? Diba, kung gusto mo dyan pala tayo pumunta sa Imburnal na yan, Lisa, siguraduhin mong natahak mo na yan, ha? Kung bibigyan pa kita ng chance dahil ako talaga, ubusang lahi ako. Saka mali siya, alam mo bakit? Hindi siya sanay sa ganyan. Yung mga pagganyanan, yung tawagin na siya. Yung mga okra, hindi siya ganyan. Kilala ko si Lisa, hindi siya sanay sa ganyan. May stress lalo hindi. Yan dun sa mga sagot natin ngayon. Yung mga post natin, yeah. Lalong may... Actually, alam mo. Hindi siya sanay sa ganyan. Alam mo, ikaw lying lady. Matapang ka lang kasi merong gagawa para sa'yo. Nang kung ano mang gusto mong pagawa. Pero kung ikaw lang, dai, wala kang tapang. I'm pretty sure, no? Sige nga, tagalin natin yung roommate. Ganito nga, gusto nga mag-post sana. Sabi ko, hamunin ko si Tunying. Parang ganito yung ginagawa natin ngayon. Tapos kasama si Lisa, si RJ, ako, ikaw, si Maharlika. Tapos interviewin tayo ni Tunying kung totoo ba na ganito, ganyan. Tingnan ko lang yung mga maging reaction at sagot nila, kung kaya nila. Hindi nila kaya, for sure. Hindi nila kaya yan. Hindi, nakakaloka pa. Ang nakakaloka pag ganito, di ba nagsalita siya ng ganyan? Meron actually trans na kamag-anak, si Bongo Marcos. Yes. Na Romualde. Alam ko, designer eh. Meron so, kaya nga sabi ko, ano talaga? Designer. Kaya pili ko talaga galit na galit na yan kay... Actually, marami namang Romualde sa galit kay Lisa. Anyway. Pero ang ano kasi niya ni Lisa, hindi niya inisip yung mga mangyayari sa anak niya, no? Ano ba 'to? May future ba? Meron pa ba siyang future na pangarap kay Sandro or talagang ang balak talaga nila is kunin na natin ang lahat. I-enjoy na natin ang lahat ng ating ma-enjoy. At pag umalis parang tayo ng Pilipinas, at least ano na tayo, bonggang-bongga, super bongga. Hindi mo na kailangan mag- Yes, ako ay tama kayo, 'di ba? Mm-hmm. Yes, Mami Laika. Parang hindi long term yung ginagawa nila. Kasi parang wala nang tingin nila makaka
or baka pwedeng wala silang awareness sa ginagawa nila. Saka yung sinasabi niya na yung mga nambabasa, di ba sabi ni Tuning yung parang hindi ba kayo mag-file ng kaso or ganyan. Parang ganun yata, di ba, Nakjoy? Yung parang yung mga bashes niya. Tapos sabi niya, no, I will, parang waste of time, ganun, ganyan. Eh, anong ginagawa niyo ngayon kay Maharlika? True. At saka anong ginagawa niyo sa mga kakilala namin kinakasukasuhan ninyo? Yes. Yung, si Maharlika na nga lang. Dalawa pa kay Puy saka kay Abel. True. Diba? Unang minention ni Katuning at saka ni Lisa doon sa interview nila. Noong nagme-mention, yung pinag-uusapan niya sa mga bashing-bashing, yung sa mga sira-siraan. Una niyang first honor is si Sas. Sas FJ. And then Maharlika. Pagkatapos, Attorney Vic. Pagkatapos, VPISD. Ayun. Pagkatapos... Ah, inulit ba yung kay Attorney Vic? Kasi di ba nauna na siya yung kumusta kayo ni Attorney Vic? After ni Maharlika. Ay talaga? Ayun, hindi ko na... Kinatay ko na eh. Kasi inaantok na naman ako. Oo. Si... Una niyang binanggit, si Sas. Pangalawa si Maharlika. Si Attorney Vic, pagkatapos si VP Sara. Of course, yan yung teaser na ginamit nila yung kay VP Sara. And yung kay Aimee. Ayun. Ang uli. Tapos yung kay Aimee, sabi niya ganun, kumusta na kayo ni Aimee? Sabi niya ganun. Parang sabi niya, nag-uusap pa ba kayo? Are you in speaking terms? Okay ba kayo? Ganyan. And you ask Aimee, ganyan. Well, just to lay down the context nung papunta na yung question kay Senator Aimee. Kasi di ba, nung pinag-uusapan si VP Inday, ang sinasabi ni Lisa, bad trip siya kay Inday kasi tumatawa siya noong maisog rally, noong tinatawag-tawag ni PRRD na bangag si BBM. Yes, oo. Eh kasama niya nun si Aimee Marcos. 'Di ba? Pag kasi ikaw bad trip ka, budget na sa iyo si Inday Sara. Eh paano yung sister in law mo? Oo. 'Di ba? Tapos yung sagot niya doon parang something na ano na parang yung kaibahan nila ni Sara kasi alam niya na kung anong line yung dapat niyang i-cross. So hindi niya pwedeng i-cross yung line na magaling siya kay Aimee. Oo. Sa actually ang sabi niya parang why don't you ask Aimee about it? Sabi niya ganun, I'm just an outlaw. Sabi niya, I'm just an outlaw. I know line not to cross. I know the line not to cross. I know what line not to cross, sabi niya ni ano. I know what line what to cross. Hindi siya, hindi niya alam. Not to cross, hindi niya alam. Marami na siyang na-cross na line. Manahimik nga siya. So, ayaw niyang tablahin si Senator Aimee ng rep. Nay, alam ni Daryl yan. Hindi sila okay. Kasi Nay, ako alam ko, may kilala ko, kapitbahay. May kapitbahay. Oh. Gosas. Ako Nay, may kakilala ko na kapitbahay. May kilala akong kapitbahay na hindi ang trip niya hindi mag-cross ng line. Mag-snort. Talaga? Mag-snort ng line. Naka-line. Oo. Tinuro ko na yan ah. Nasa post ko yan. Mahabang line ba yan? Mahabang line. Uh-oh. Ayun. Hindi sila okay kasi during inauguration, hindi invited si Aimee. Kasi yan, nakita ko sa teaser, she's always invited. Parang ganun. Oo nga, sabi niya. Hindi, saka bakit yun ang sinagot niya? Di ba nang she's always hindi invited si ano si Aimee nung inauguration, nag-gatecrash nga siya, di ba sabi niya? Nag-gatecrash ang ginawa niya, siya ang nagtulak ng ano ni wheelchair ni Madam Imelda para makapasok. Nung inauguration? Yes. Wala naman. Alam mo ano yun, invited siya bilang senador. Invited siya bilang senador, yun daw ang eksena. No. Parang ganyan, hindi ba? Hindi siya invited. Kasi kung invited ka bilang senador, dapat lahat ng mga senador nandun, ano? Alam ko hindi siya invited. Ah, hindi siya invited. Ayun. Kaya nga, sinasabi niya, I am kind to everybody. Yung mabait ako sa lahat. Kaya, di ba, pinost ko.
tinag ko si ano, Senator Aimee. Mabait to siya. Hindi ko siya nangaaway. Nakakaloko. Eh, si TP ang nagkikwento sa akin, hindi pwedeng magharap si Lam at si Manang dahil para kang makakakita ka ng parang nag-aaway na leon, na tiger pala. Para kang nakakita ng nag-aaway na tiger, mm-hmm, na papatayang tiger. Ganun daw palala ang away ng dalawang yan. Ah. During campaign ano? Pa lang. Hindi, noon pa. Anong away nila? Away pamilya, parang hindi yata bet ng mga ng lahi ni BBMC. Ano, si Lam. Kaya parang ang eksena nila ngayon is ano, di ba, parang nagre-revenge. Oo. Ang chika, ano ba? Para, nasagap ko lang naman to sa mga kaparangan, ano? Kasi nga, di ba, ang nagpatakbo ng campaign ni BBM noong tumakbo siyang vice president, si Senator Aimee. Eh, tapos di ba nga natalo? Parang si Sen Aimee yung kumuha ng mga ano. Natalo. Hindi nanalo. So ngayon, parang feeling nitong isa, ikaw nag-handle ng affairs ng asawa ko, pagkatapos hindi mo naman kaya ipanalo anyway. Eh pagkatapos, yung protest yata, inano na yun, na parang, hindi mo nga mapanalo, ayan, so ngayon may problema pa kami, para magpo-protest pa, ganyan. So, dun yata sa part na yon ang nagpaka-active na in supporting yung mga ganong eksena ni Bongbong. Nag-take over na si Lisa. Pagkatapos, pagdating nitong 2022 election, siya na yung naging, di ba siya yung nagpatakbo ng kampanya nitong 2022. So parang ang feeling nito, nagpatakbo na in a way na paano niya pinatakbo? What? I don't know. Siya yung humahawak ng HQ eh. Parang she's the one calling the shot. Perhaps, baka ganun. Hindi, sa kanya lang binibigay yung mga pera. Siya lang humahawak ng mga pera. Ganun. Oo, sa kanya talaga. Sa kanya lang din binibigay yung mga sponsorship. Pero ang nagpa-ano talaga niyan, si Atty. Vic. Mm-mm. Yung brains. Ano, may slight umiksena si ate. May nagkwento sa akin. Mm-hmm. Slight umiksena si ate. Tinatawag ni ate si Atty. Vic. Tapos nagulat na lang si Atty. Vic. Nandun din si BBM. Sa bahay niya, ha? Tapos doon nakaupo sila doon sa isang para daw. Parang ano, parang yung dingding na may blackboard. Mm-hmm. Tapos may mga... yung anong tawag dun sa papel na yun, yung nung high school tayo, yung ginagano-ganon ng mga teacher, tapos may nakasulat, o ganito gagawin, eto nakasulat pa ganyan. Manila paper, yun, may ganon. Mm-hmm. Tapos nakaupo sa harap niya si BBM, saka si Atty. Vic. Tapos ang tawag pa nga doon ni Manang kay BBM, o ikaw, Boget, ganito. Yung parang... ano lang, parang medyo hindi raw maganda yung pagsasalita. Tapos sa ginawa ni Atty. Vic, sabi, I'm sorry, meron pa akong client. Ano, kailangan ko na umalis. Umalis siya. Ang kinaloka lang ni Atty. Vic that time, bakit? Bakit mo ako tinuturuan? Kung anong gagawin? Diba? Ayun. Eh anyway, yan, parang... Totoo yung eksenang yan, yung pinatawag si Atty. Vic sa babahay ni Mana. Okay. Eh tapos anyway, yun nga, ang feeling ni, you know, whatever the involvement of Lisa, parang ang pag-take daw doon ni FL is that siya yung reason kung bakit nanalo si... Wala siyang ginawa. Sa aming mga vlogger, hindi siya nagpakita. Ako nakikita ko siya kasi magkaibigan kami, nakakakita ko sa taas. Pero dun sa mga vloggers, yung magpatawag man lang ng meeting, gantong dapat gawin, gantong dapat ganyan, wala. Kaya wala siya na itulong. Mm-hmm. Ano lang siya, count money. Pasok pa nga ate, 20, 30, ganun mga eksena niya. Kakaloka. Eh anyway, ayun.
So, ang tawag dito, a lot of people feel na, yun nga, sadya ito, parang ginawa talaga to ni Lisa para ma-divert yung attention ng mga tao sa mga totoong issue. Para hindi oo, yung sa Pidea Leaks, di ba bakit hindi sila magpa-interview? Oo. True, ayan. So, namatay na lang yung issue. Wala na. Namatay na lang yung issue ng ano Pidea. Sino-sino ba kayo magkakajamin? Kasi that time, jowa ni Maricel, jowa ni Terry, ang kapatid ni Lisa. Mm-mm. Boyfriend si ni Terry that time. So, kung sila yung magkakajamin, magkajamin silang magkapatid. Mm-hmm. Diba? Hindi mm-hmm. kasi, hindi pupunta sila BBM sa bahay ni Maricel kung wala naman silang koneksyon. Mm-hmm. Kaya sila nagpunta dahil jowa ni Maricel yung kapatid ni Lisa. Tapos mm-hmm. ang eksena is entrapment ng droga. So magkakajamin sila. Magkakasama sila. Oo. Anyway. Oh, serious yan eh. Dapat hindi yan tinitigilan ng ano eh. Dapat nga, yan yung mga bagay na dapat, I mean, ano ba yung hawak na ebidensya nung Pidea agent na nag-prepare ng report. Dapat ganoon na yung mga usapan ngayon. O saka yung ginagawa nila ngayon, very scripted yung nakahuli ng worth 13 billion na biglang nag-sale, naging 9 billion na shabu, nakahuli. Tapos kinabukasan, nagpa-interview si Lisa. Di ba, dinadivert nila yung issue, yung nililihis nila. Kaya ako, pinupost ko pa rin talaga, hoy, yung Pidea Leaks, magpa-interview kayo, no? Dapat sinasagot nyo yan. Oo, true. Ayun. Oh, bakit ang eksena is nakahuli sila BBM, kasama siya ha, nandun siya, para mm-hmm. ilihis yung issue na nagda-drug sila. Mm-hmm. Totoo. Kung gusto niyang patayin yung issue, dapat you respond to the ano clamor appropriately. Ganun lang naman kasimple yan. Mami Laika, meron kang gusto sabihin? Hindi, go. Nakikinig lang muna ako. Oo. Ayan si ano? Ayan si Ma'am Bing. Hi, Ma'am Bing. Rowena Guanzon. Si Attorney Rowena Guanzon. Ayan si Ma'am Attorney Bing. Rowena? Ayun. Nasa live? Nag-post siya ng Java dot. Aliw na aliw ako dyan. Ma'am, she, alam mo yan, nag-comment ako sa mga posts mo. Naaliw na aliw ako sa mga posts mo ngayon. Na yung palang mga tirada niya nung election is totoo pala, no? Correct. Parang marami siyang alam. Attorney Rowena, ilabas mo na lahat yung nalalaman mo. Hindi, kasi yan si Rowena, si Bing. Parang kaklase ba niya si Amy? Mm-hmm. Or kabatch or something like that. Kabatch niya sa law school. Di ba yun din? Oo, yun, di ba nag-comment niya? Nag-comment niya sa akin niya na Ay, kasi kayo eh, dapat si Sarah na lang pinatakbo nyo, hindi tayo nagkaroon ng problema nito. Yung si BB, budo talaga yan. Yung si Amy, kilala ko yan. Ano yun? Kilala ko yan. Hindi kayo lolokohin yan. Ganon si Ma'am B, diretsyong-diretsyo. Eh, ikaw naman kasi, Mami Rowena, hindi namin maintindihan ng election kung ano ka. Aminin, Mami Rowena, medyo nakainom ka. Oo! Ano sinasabi mo ba kung si Pope? Naloka ako sa kanya sa Coke. Sabi mga pare. Sabi ni Bruno, no, sabi niya, if I were you, sue FL. Ba't naman ako i-demanda si FL? Ano naman ito? Bakit may i-demanda si FL? Oo. Bright na yan, Bruno knows. Ito naman mga binayaran ni, ano, ni Rox? Ang tanga-tanga naman yung mga sadya. Bakit naman i-demanda si FL? Talaga. Hindi ko na babasa yung mga comments nila. Diba, with all the bakas para siguro if I were you, sue FL. Bakit didemanda si FL? Bakit namin hindi pwedeng i-call out? Diba? Yes. Bakit gusto niyo mandahan agad? Bakit feeling ninyo yung mga political issues masisettle sa korte? Bakit? If ever man na pwede namin i-demanda, akala nyo ba mananalo kami? Siling nakaupo? Mm-hmm. Actually, ito yung problema dito sa mga ano eh.
Ito yung mga problema dito sa mga yung, ay hindi, demanda nyo, demanda nyo. Actually, even yung korte po, meron po tayong tinatawag na justiciable issue. Okay? Usually, ang mga bagay na isyong pampolitika, hindi yan dinidesidean sa korte. Ano exactly yung idedemanda namin kay Lisa? Eh, ang problema namin kay Lisa. Hindi siya nagmo-moisturizer. Oo, ang problema namin kay Lisa ngayon, ayaw niya iligpit yung sarili niya sa tamang lalagyan. O pag pumunta kami sa korte, korte, pwede niyo po bang iligpit si Lisa sa tama niyang lalagyan? Sige nga, ang gusto namin gawin ni Lisa, maging respectful siya sa boto ng tao. Respeto niya si Inday Sara kasi may mandato yun. Diba? Umayos siya. Kilalanin niya yung mga local chief executive sa buong Pilipinas. Hindi yung binabastos niya, pati si Governor Hubahin. Na I don't know him. I don't know him. Unang-una, diba? Wala sa karapatan sa lahat. So ngayon, are you going to the court to sue? Dahil dun sa mga demands mo na ganon? Bruno knows. Do you know how stupid your request is? Talakan mo sila na. No. Ayan yung feeling kayo bright eh. Feeling nyo parang, feeling mo savage ka na sa suggestion mo. Tatanga-tanga. Diyos me. Sa'yo. Kanina ka pa dyan, Bruno knows eh. I-block mo na nga yung si Bruno knows. Ayun. Anyway, umalis naman na daw siya. Natawa nga ako. Ayun na, ano, speaking of ko, ano yung Bruno Mars concert niya. Ano yung sabi niya, yung nakikita niyo si Bongbong pag nanonood ng concert, ang saya-saya niya na parang nakakalimutan niya yung mga ingay, yung mga gulo, di ba? Ganun-ganun. So, Diyos ko talagang, binoking mo na rin talaga na mahilig kayo sa concert. Lahat ng mga sinabi niya, hindi nila ikinaganda. Ikina-minus point pa nila. Actually, ano yan, Mami P? Yung ganung banat ni Lisa na parang, ay, nakita niyo, hindi kasi frustrated rockstar kasi siya, ganyan-ganyan. Kaya parang, yung gina-justify yung panonood ng concert, it shows kung gano kayo ka-detach. Diba? Diba? Hindi po ito ang panahon para ilabas ang mga frustration niyo sa buhay. Sabi niya, diba? Sabi niya pa, biro mo, 76 years old na si James Taylor. Ang galing-galing niya pa din. Putang ina, anong interview to? Anong klaseng interview tong interview ni Lisa? Para saan to? True. Ano siya? Ano yung... Agree ako sa iyo, nakakaloka kasi parang sige, paborito niya yung concert pero presidente siya ngayon at ang daming problema kinakaharap. Una, yung bobbing registration mo pa sa pagiging rockstar. Mm-hmm. Kumbaga, linulusot niya si BBM sa mga eksena ni BBM. Yun yung ano ng interview nila. Hindi pwedeng hindi alam ni Lisa lahat ng itatanong ni Tunying, di ba? Sas, remember, nung nag-interview ka sa Malacanang, kasama mo yung mga reporters. Yung ano, yung na-jolly yung balakang niya sa ice ski. Kalok. Na-jolly yung balakang niya sa... January yan, January 20... Diba? January 2023. Lahat ng tanong nyo, alam ni BBM. Yung ike-question ano kasi yon kailangan ng advanced questions. Oo. Tapos may mga questions yata sa inyo na parang hindi mo na itanong. Hindi mo alam yung joy. Ano yan? Nung nasa Switzerland sila, nag-ice ski yan si BBM. Bumagsak na anuhan yung balakang. Pilipinas. Hindi lang yun, hindi inilabas kasi syempre pag linabas 'yon, talagang sasabihin na hindi sila nag-state visit, nagtutour lang sila. So pati yung X-ray noon, pagpapakita yung pagpapagamot niya lahat-lahat, hindi yun inilabas sa media. Yung pag-X-ray ng balakang niya kung saan medyo siya nabalian, that time na ini-interview sila nila SAS. Meron na siyang iniinda noon sa balakang. Maraming hindi alam ng tao. Hindi man talaga sila just ko yung state visit na yan. Tour naman talaga ginagawa nila. Pero, ayun.
Sabi ni TJ Baniga, well, as the first family, they should learn a thing or two about timing and sensitivity. We couldn't care less what their likes and dislikes, but to parade them while the country is starving is bolak. Sabi ni TJ. Exact, yung ano, yun yung... Yung sa ano to eh, yung frustration kasi ni ano BBM maging rockstar, yung ganyan-ganyan. Parang box. Hindi ito yung time para event out yung frustration sa buhay. Oo. Hindi ito yung panahon para event out yung mga frustration nyo sa buhay. Gawin ano yan. Ano yung lahat ng rockstar gumagamit ng droga? I-reserve nyo yan pagka ano, retired na kayo sa politics. Ganun. Huwag na yung panahon na to. Diyos, makisira na naman kayo sa ano. Eh, bakit siya na politika? Oo, correct. Makisama naman kayo dun sa mga Pilipino na hirap makabili ng bigas, di ba? Diyos me. Ito na nga, meron silang bagong labas ngayon sa Kadiwa. Yung Kadiwa, ginawa nilang Kadiwa pop-up. Ano? Pop-up store? Parang ganun. Oo. Ganun na ang tawag nila sa Kadiwa. Tapos ang presyo ng bigas is 39 pesos. So, sa isang tao, pwede ka lang mag-avail ng 2 kilo lang kada tao. Mm-mm. Doon sa 39 pesos na bigas. Isa na namang palabas. Isa na namang scripted na eksena. Mm-mm. May statement ba si Inday? Wala akong makita. Sino? Si Inday, may statement si Inday doon sa interview ni Lisa. Hindi ko pa nababasa. Pagdapos natin dito, titingnan ko. Amatsin ko siya. Kumakatok yata si Daddy. Charot. Wala pa. Ay, ano? 60 years old, frustrated pa rin. Hindi nyo na frustrated pa rin. Sana hindi na siya tumakbong presidente. Oo nga. Nagawa na lang siya ng banda. Sana nagtayo na lang siya ng banda. Kinuha niya si Andrew E. Oo nga. Parang tandaan niya ni. Parang, Ay, dun sa eksenang mababait yung mga anak ko, di ba? Ganun ganyan. Meron akong alam na eksena. Sa bagay, wala namang kinalaman yun kung mahilig sa sex yung isa niyang anak. Mahilig sa? Sex. Sex? Sa kangkangan. Ah, sex. Kasi kilala ko yung nagpapadala ng babae dun sa Junakis niya. Dahil yung meron akong friend dito na ano na ang work is nagbibigay ng mga bilat sa mga matataas na tao. Ooh. As in friend ko talaga. So sinasabi niya sa akin, sis, nagpadala kami ng bilet kahapon dun sa lugar ni ano ni Jenny Lynn. Sabi ko, ay talaga, oo. Karamihan kasi ng mga congressman, churulut, kapag rinirigaluan siya, ang sinasabi niya is, bilet na lang. So, bilet na lang. Kasi di ba may chismis na hindi man yan ombre. Ah, feeling ko yung pagka ano niya, AC/DC niya lumalabas lang yun kapag ka nagpinipig Crunch Festival. Pero mahilig daw yan sa bilat talaga. Ayun. Mabait. Mabait. Sino ba naman nani yung magsasabi na masama yung anak niya? Nagalit ko yung kita to. Doon ako natawa. Tawa ako ng tawa. Nababasa ko yung mga post ng mga taong meta to. Oh, Mami P eh. Oo. Ano? Parang wow talaga. Talaga. Yung anak ko mababait kasi walang tato. Tapos, nababasa ko lahat ng post ng mga meta to. Tawa ako ng tawa. Minumura siya. Yung parang yung ginawa niya kay Sas, di ba? Na parang politically incorrect yung ginawa niya, tawagin niyang lalaki si Sas. Mm-hmm. Ito naman, para lang matira niya si Duterte, sinabi niyang mababait mo anak ko walang tato. Kasi, oo.
Ay, tama. Tama ka dyan. Ngayon ko lang din naisip. Hindi ko naisip yun. Oo nga pala, yung mga anak nga pala ni Tatay Digong, may mga tato. Di ba wala silang tato? Ganyan. Minuro siya ng mga may tato. Sabi sa post, ang ina mo, pati yung tato namin, pinapakialaman mo. Anong kinalaman ng tato namin sa pagkatao namin? Hindi mo kami kilala. May mga ganun ako nababasang post. So, talaga bang walang ano to, walang PR consultant tong si Lisa? Kasi parang, imbis na ibinenta siya ni Tukatun Ying, ang nangyari, ang daming nainis sa kanya. Kung ako yung mga Becky, mainis ako sa kanya. Pati yung mga wala namang feelings sa kanya na ano, yung wala masyadong averse na feeling sa kanya. Because of the interview, mas yes, naging averse sila. Yes, tama ka dyan, Nakjoy. Tama ka dyan. Yung mga tahimik lang, yung mga nanonood lang na binabalansi pa nila kung ano ba yung totoong eksena. Nung nagpa-interview siya, dumami yung nabwisit sa kanya. Oo. Ayun. Sobrang kasing kasi feeling. Eh, sobrang ma-feeling. Sabi ugly-ugly pang nalalaman, ang dry naman. Oo. Yung tsaka yung ano, yung parang, ah, katulad ko, kaya kami, we're getting, ano, parang, sila, they're getting uglier and uglier. Kami, we're getting, ano, we're cute. Yeah, we're cute. Diyos ko, gagawin ko ng TikTok yun ng cute, cute, cute ni Mahal. Tingnan mo. Diba? We're cute ka cute talaga, though, madam. Diba? Sabi ko nga eh, ang problem kasi dito kay Lisa, hindi ka naman talaga super pangit. Kaso nga lang, dahil yung ugali mo na gusto mo sinasabihan ka ng maganda, gusto mo sinasabihan ka mabait, gusto mo, yung gano'n, yung parang, pwede bang intayin mo na kami yung pumuri? Naku, pag sinabihan mo yung nangyayon, tuwang-tuwa siya. Diba? Ako, nung close kami election, di ba yung pag tinatay siya ng damit ni Abel, yung suit niya pag-interview, really? Do I look beautiful? Oh, yeah! Tuwan-tuwa yan. Ano talaga siya? Sabi ni Healthy Lifestyle, Joey, pangit siya. Accept na lang. Actually, maski sa personal, makikita mo na hindi wala siyang mga pinagbakasan ng pimples, ha? Wala siyang gano'n. Nonsense na wala siyang ganyan, yung mga buk-buk-buk-buk. Pero makikita mo yung dryness ng skin talaga. Sabi ko, eto si Ma'am Shea, hindi pa ito nagmo-moisturizer. Yun yung ano eh, pag mahilig ka uminom, lakas mo ka-dry yes ng alcohol. Pag mahilig kang uminom, saka magsuba, mag-yossi. Alam mo ba na malakas mag-yossi yan? Nung nasa Japan kami, Diyos ko, sindi ng sigarilyo, patay, sindi, patay, bababa kami sa baba. Kasi bawal dun sa restaurant na kinakainan namin ng mag-yossi. Bababa yan, yoyossi, tapos babalik ulit dun sa table namin, tapos bababa namin siya, tapos mag-yossi. Malakas siya mag-yossi. Ay, may nakalimutan pala akong minention ni ano, meron pala akong nakalimutan minention ni sa interview, yung kay Attorney Glenn Chung. Kasi, yung araw-araw siyang nandun. Oo, sabi niyo, parang ikaw, tayo laging magkakasama tayo. Tapos, kung talaga meron kang nakitang mali, why do you have to wait for 1 year before, ano, before coming out? Sabi ganun. Hindi naman yun yung gusto kasi ni Attorney Glenchong. Ang sinasabi kasi ni Attorney Glenchong is, after ko kayong tulungan at samahan, dinedman niyo ko. Yun yung kay Attorney Glenchong. So, na-justify tuloy na talagang magkakasama sila sa Smartmatic meeting. Correct. Na-validate actually yung competition. Oo. Na-validate. Na magkakasama sila. Kaya nga natuwa si Attorney Glenchong, di ba? Na ako, ayan. Lumabas mismo sa bibig mo. Naglabas siya ng statement eh. Lumabas sa mismo sa bibig mo na magkakasama tayo. Nag-thank you siya. Thank you, Liza Marcos. Lumabas na sa bibig mo na magkakasama tayo. Syunga-syunga nga, akala niya nga yung interview niya ngayon, naging plus point sa kanila. Ang syunga nung gumawa nung script, ang syunga din nung nag-ayos sa kanya. Sino pa nag-makeup dyan? Nakamakeup ba siya? Parang ano nang siya, parang katatapos lang niya maglaba. Tapos yung buhok niya, makikita mong may oil. Naloko nga ako, bakit ano, parang sinadyaba yun na kunwari, parang... And the skirt, yung turn ng pangtaas ng top niya, yung skirt, dahil hindi nga gano'n yun napapansin, dahil sa nakaupo siya ako, napansin ko, ano to, bulak-laki na ewan. Anong damit itong sinuot niya? Alam mo, siyempre, pag first lady ka, di ba, lalo na,
si Madam Imelda may image na ang mga magaling mag-outfit, ganun ganyan. Dapat tinatapatan niya yung ganung eksena. Ang take ko doon, sinadya na ganun yung itsura niya na parang katatapos lang maglaba, tapos yung damit simple lang para kunwari appearing sa masa. Mm-hmm. Pero nakakairitang tignan. Hindi naman siya, kahit na gawin niya pa yun, lalo na kung hindi siya lumalabas at pumupunta sa daylayan, sa mga nakalaylay, hindi siya lumalabas, hindi siya nakipagbeso-beso, hindi siya magugustuhan ng masa. Mm-hmm. Alam mo, isa yan sa napansin ko, after nilang maupo, hindi na sila pumupunta, wala na mga pictorial with the normal people. More on wala, ano, wala talaga, wala. Mm-hmm. Wala, walang ganon. Panay sosyalan na, no? Panay sosyalan na. Puro sosyalan yung ano, puro parties, puro fashion show, concert. Mm-hmm. Eh, di ba ngayon yung ano, yun yung unang kinagalit ng mga loyalista? Yung hindi sila hindi man lang makapag-meet and greet sa kanila yung mga matatandang loyalista. Correct. Tapos naiyak pa siya doon sa matatanda. Napanood mo, di ba, Bujoy? Oo, ang plastic. Anong tawag doon? Love your ano doon? Love for all. Love for all. Tapos umiyak siya. Mga naghihintay yung mga matatanda. Andun sila maaawang. Eh, my God. Alam mo ba, during nung nanalo si BBM, yung nasa HQ tayo, yung naghihintay ng mga tao sa labas, yung may mga matandang hinimatay. Tapos yung iba walang pagkain na si mga Harley ko pa yung bumili ng pagkain para sa mga tao. Kaya napaplastic ako niya sa yung umiyak siya dun na sa matatanda. Biglang concern, ano? Biglang concern. Eh, ang daming loyalista noon na gustong ma-meet si BBM. Hindi nila binigyan ng chance. And I think that's a huge mistake. Kasi parang, ano bang akala nila, hindi nauubos ang political capital? Dined ba nila ang matatandang loyalista nung eleksyon? As in, super dead, ma. Mm-hmm. Kasi yun yung ano eh, malaking mistake nila yun eh. Kasi while the loyalists cannot make them win on their own, the loyalist has been there since day one. So, yes. You give them recognition man lang, di ba? And then, dala buhat-buhat pa nung matatanda yung picture ni Apo Lakay. Oh. Hindi nila yung inintindi. Wala silang naging issue na palabas na ganun. Yung ganun klaseng campaign, yung kasama yung mga loyalista, walang ganun. Wala silang ginawang ganun. True. Ayun. Kasi yung reaction na, hindi alam mo naman yung mga matatanda, yung bahala ka dyan. True. Sobrang... Pinanood mo ba, Nak, Sas? Parang nawala si Sas. Oo nga. Diyan ka pa, Sas? Sas, dumating ba yung boyfriend mo? Charot. Ayan, baka may ginagawa na. Kaya ganyan. Ako nga ito nag-aano ko, nagtitimpla ng juice. Anyway, maya-maya po ako yung mag-end live na dahil meron lang video conference call ang aking jowa. Kailangan ko maglinis ng tipay kasi makipag-video chat ako sa jowa ko. Charot. Ayun. Itutuloy ko rin yung sinabi ko kanina bago ako nag-freeze kasi yung kay Attorney Glenn Chong, yung sinabi niya na Glenn, we were together for why do you have to wait a year before mo sabihin na may mali, kineme. Magkasama tayo, ganyan. Parang so ngayon, inirecognize mo na vinalidate mo na kasama mo si Attorney Glenn Chong nga the entire time nung Tama si Attorney Glenn Chong na dito. Tama si Attorney Glenn Chong. Magkasama tayo sa meeting with Smartmatic kasi yun yung sinasabi niya, di ba, Attorney? Correct. So ngayon, kumbaga, vinalidate mo yung competency ni Attorney Glenn Chong to speak of what transpired during that time. Yes. So ibig sabihin, nasa posisyon talaga siya para magsalita. Tama ka dyan na. Anyway, ayun. Siya. Mag-end live na tayo. Mami, lagi meron pong parting words?
Wala lang. Sunod-sunod yung ano, sunod-sunod yung pasabog nila. So ang ending nagkakalimutan. 'Di ba? Yung interview niya, yung nangyari dun sa Batangas na droga. Oo. So nakakalimutan yung issue ng West Philippines, nakakalimutan yung pasabog Pidea. Niya. Yung sa Pidea, nakakalimutan yung 20 pesos na bigas. Ang dami nakakalimutan, utang na loob. Kasi sinasadya talaga nila yan para makalimutan. Mami P, may nagtatanong, do you have any idea daw ba kung ano yung reaction ni Madam Imelda sa mga pinagagawa nitong LAM and BBM? Ito kasi yan. Sa totoo lang, hindi na po nakakausap ng matino si Madam. Anong tawag dun sa sakit na yun, Jo? Yung may ano? Nag-Alzheimer's, gano'n? Alzheimer's na siya. Yung dementia, nagda-dementia, gano'n? Yes, hindi na siya nakakausap. Parang nga minsan hindi niya na nakikilala yung iba. Yun po yung totoong nangyayari ngayon. Meron pa nga daw pong time, kaya bantay sarado si Madam. Marami yung security guards, marami nakabantay sa kanya. Kasi tumatakas siya. Lumalabas siya. Ah, talaga. Pero parang kasi nanay ko dati. Sobrang advanced na rin talaga ng age ni, ano, ni Imelda. Oo, kaya yung mga magkakasama sila, tapos picture taking, wala yung kay Madam, wala na siyang alam. Ang tanda na ni Imelda. Kaya nga sabi ko, gamit na gamit naman si Madam Imelda sa pictorial. Pero sa totoo, nung time na okay pa si Madam, wala naman silang ganyan. Sabi mo, ni wala Ford, si Amy, pansinin nyo, wala si Amy sa pictorial. Pero sabi ni Lisa, ano raw, every Sunday nagkikita-kita sila, andun daw si Amy. Emedora siya. Oo, di ba parang sa ano niya, tinanong pa raw siya ni Imelda, something to that effect, yung sa interview, na tinanong pa raw siya kung nasa si Amy. No, I always invite her. Walang ganun. Hindi na nakakausap ng matino ngayon si Madam. Oh, 95 plus Imelda. Kasi kung nakakausap ng matino yan si Madam, yung mga nangyayari ngayon, hindi mangyayari yan. May magda 95 na pala si Imelda sa July. Yes. At yun na talaga yan. Talagang ano na yan. Wala, iba na yung ano niyan. So kaya si Madam. Constant ano na talaga. Constant monitoring na. No, pag yung ginagawa ni Lisa ngayon, hindi pwede yan kay Madam Imelda. Oo. For sure. Hindi yan pwede. Oo. Makukrumpal ni Imelda yan. Sasampal yan ni Imelda. Ayan. O siya. Ang Sephora drink, pabili kay me, Pebbles sa Laquera. May nagpapagpis. Ang dami kong iniinom. Actually, ito nga, nagtitimpla ko ngayon. Saka, thank you so much to Direct Daryl Yap. Umorder siya ng Pebbles mouth spray na worth na 200 pieces. Ay, taray. Thank you, Direct Daryl. Ayan. Ayun, si Enrile maliwanag pa isip, sabi ni Roy Ancheta. Oo nga eh, but kaya nga kakaiba talaga si ano eh. Kasi nakabaan siya, stem cell. Pareho sila ni Joseph Estrada, maliwanag pang isip. Yan ang malaking, basta sa papafresh, dyan nyo katanungin, marami akong alam dyan. Meron din akong product, yung Bio Plus Stem Cell na iniinom. Hindi kasi pinupost sa page ko. Akala ko ba Bruno Nose, aalis ka na. Sasabihin mo, hindi ka na kaya doon sa live eh. Pagkatapos, pa-end live na ako, mag-end live na ako, nandito ka pa rin. Let's just say, mag-end live natin yan. O sige na, bye-bye! Live pa. Masay Bruno Knows. She's always invited. Bakit ikaw ba nag-invite, Bruno? Ba't alam mo? Ikaw taga-invite? Putang ito. Ayun. Sige na, matulog na tayo. Bye everyone. Bukas balik tayo sa normal at last na issue na to, last na usapan na to tungkol kay Lisa at saka artihan niya, unless meron siyang bagong arte. Pag-usapan natin ang mga tunay na issue ng bayan sa mga susunod na araw. Ayan. Bye. Bye.